Buti pa sila, kompleto ang tulog, ha? Sarap ng buhay. Morning, guys! Yung mga baka namin. Diba, nakakalap dun sa banda rin. Kaya, hindi mo makita. How are you? 712. Your number is 712, right? Good morning. Yeah. Come on. Come on. Up. You gotta keep them here. Come on now. Come on. Na namin yan. Guys, katatapos na namin magkatay, nakatay na namin yung baka, yung chicken, yung turkey. Sa mga oras na ito ay break time naman kami, kaya pagbalik namin ay ika-cut up naman namin yung mga manok at saka yung chicken. Ay! Turkey pala. Bali yung baka bukas na kasi medyo malaki-laki siya. So matagal pa siya ng tabasin. Kaya dun muna kayo guys. Kita tayo mamaya. Ito na yung turkey guys, nakuha natin kanina. Luwain natin dito sa likod para mabuksan natin yung plastic. Yan. Tapos putulin natin to. Kunin natin yung leeg niya sa loob. Yan yung leeg. Tapos yung gizzard at saka yung liver. So, umpisa na natin putulin itong pakpak. Ganun din naman ang pagkakatay, patulad ng malok din. Ayan, i-fold natin ito. Parang nakadikwato lang. Ayan. Tapos yung isang pakpak naman. Ayan. Fold ulit natin siya. Ayan. So, punta naman tayo dito sa leg niya.
Yan. And then, tapos patuloy natin naman din yung gawin natin dalawa, yung drumstick at saka yung thigh. Yan yung drumstick. Drumstick. Ito naman isa. Kabila. Para walang naman ang paghiwa ng manok at saka ng turkey. Kaso mas mabigat lang to. Dahil malaki niya. Yan. Gawin ulit natin dalawa. Ayan. Tapos ito, gawain ulit natin ng letter B ulit para makuha natin yung breast. At itong breast ng turkey na to, gagawin naman itong rose. Mamaya, pakita ko naman sa inyo kung paano ito ginagawang rose. So, ilalagay na yung mamaya natin yan sa net. Yan, ito naman kabila na breast. Kung mapapansin nyo, pareho lang yung turkey at saka yung manok. So, ang pag-debone naman itong leg, itong drumstick, ay palabas. Ganyan. Kasi marami siyang litid na nakakapit dyan sa drumstick. Kaya ganyan ang pag-debone yan. Hindi mo pwedeng isama yun pagka-giniling siya. Ayan o. Ito naman isang piraso per bag. So, ganoon din ang pag-debone. Kung paano pag-debone sa manok, ganoon din sa turkey. Tanggal natin yung balat. At tanggal natin yung balat. Ayan lang. Ayan. Ito, pork trim na to. Mga lahat na to. Sausage or pork chop. Guys, ito nga pala yung gagawin kong roast, turkey roast. So, kailangan natin ng net. Pasok natin sa bag. Ganyan na magiging itsura niya. Pasok natin sa bag. Hindi ganyan maging. Tapos babaki yung sa doon. So dito namin sinasabit yung manok na buhay, tapos iikot siya pa ganun, tapos kukuryentihin siya. Pagkakuryente niya, hiwain yung leeg niya rito. May tao dyan na maghihiwa ng leeg. At tapos babaksak yung dugo na dyan. Babaksak yung dugo niya. Iikot siya dun sa likod. So, iikot siya dyan siya lalabas. Pagkalabas niya dyan, bababa siya dito sa hot water. Pagkababa niya dyan sa hot water, aakit na naman siya dito. Pagkaakit niya, babaksak siya dyan. Ito, yung pagtanggal ng balahibo. Dito yon. Ayan guys, napakita ko sa inyo yun. Kaya lang hindi ko mapakita na actual kasi may inspector kanina. Kaya, bale, pakikita ko rin niya sa inyo. Ngayon, gagawin
gagawin ko, sasanitize ko na itong area. Ito yung pong na ginagamit ko. Kinabit ko siya sa compressor para tumalsik yung sabon. Thank you, bud.